guys, papunta na kami kay Pina. Ihatid na po namin tong kanyang grocery, guys. Ayan. Alis na kami, guys. Umuulan. Sabaw, maulan. Maulan ang panahon. Dito na tayo kanda Pinay. Marinal daw po. Sabi mo naman yan, mayaman naman amin yan. Namin nasa Facebook. Good morning po. Dagos na? Good morning po. Ayan, ayan si Pinay. Ayan si Mama. Ayan. Dito po yung grocery yung pinapaamot ni, ano, ni Sir Calvo. Ayaw niya na magpa-mention ng pangalan. Oo. Ayan po. Kunin mo na, Pinay. Maraming salamat po. Sir Calvo. Sir Calvo. Abo niya na kaya, ayaw niya na kasi magpa-mention ng pangalan niya. Ayan. Ayan na po, Sir Calvo, yung grocery na pinabibigay mo po. Eh po, si Nanay. Ayan. Ito po yung bahay po nila. Ayan. Gusto nga ni Junior doon daw sa kabila. Oo. Sabi ko, iwag doon, mag-ubad. Tapos, ang iba-iba yung bahay yan doon. Doon dati sila nakatira. Ngayon, sabi ko, wala akong kasama dyan. Wala na yung asawa mo dito sa bahay. Oo. Mahirap naman yung mag-isa lang sila doon. Yung kuya nga ayaw dito sa bahay. Sabi ko, bakit hindi mo yung kapatid? Oo. Pwede to yan, sila sumama. Ayan po, may pang, ano na kayo dyan, may pang New Year na, may spaghetti, may tinapay na po, kompleto na po yan. Sabi nga sa akin, yung mga di ka makalin, magpunta dito si ate. Open mo, Pinay. Buksan mo. Open mo, tapos titingnan mo. Para makita nang nisip na, kung siya dahil sponsor mo. Tinapay na po. Boy, alis ka dyan, boy. Huwag mong tingnan, boy, dito ka. Sa bagay, binidyuhan ko naman na yan. Sined ko na sa kanya para makita niya kung ano yung mga binili ko. Hindi ko nakakaya naman ka ako, pati dyan sila anan. Kung salitaan pa kami ni Sansi doon sa dam. Ah, bakit? Bawal kaya yun. Tama naman sa internet. Sa, ano. Ah, hindi naman mismo doon sa kanila. Dito man ka ako sa GPU. Oo. Yeah. Hindi alam ka kung saan yung mapunta eh. Ayan po. Ito nagpaganda. Nandun sa Maynila na. Hindi na nga napunta dito sa amin. Hindi na matay na yung papa nila. Yung anak ko binawi nga sa akin. Ano-anim na taon. Oo. Ako lang inutusan na bumili ng grocery para sa inyo. Kasi sabi niya, wag ng pera, grocery na lang. Maganda nga yung... Oo. Kaya hindi man marunong masyado. Oo, kasi hindi marunong mag-budget, hindi marunong humawak ng pera. Kaya sabi ni Sir Calvo, i-grocery mo na lang. Lahat naman ng grocery niya, lahat ng detalye, ipinag-forward ko na kay Sir Calvo para alam niya kung magkano lahat ng nagastos ko. Ayan po, Sir Calvo, may bigas po dyan, 4 na kilo. Ayan, hindi na po ako na magtatagal po. Ha? Ayan, Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year po. Happy New Year po. Sir Calvo. Sir Calvo.
Happy New Year po, Sir Cal po. Dali na, ay, uy, ay. Ay, ay muna. Ayaw man mag-hi. Ayan. Sige po, salamat. Oh, Nay, may tanong po ako. Okay lang po sa inyo na ganito binablog ko kayo, binibidyo ko kayo. Wala pang problema sa akin. Wala pang problema. Basta makatulong yung natuturungan si Pinay sa akin. Wala naman nagtutulong yung mga bayaw niya, hindi naman magtulong. Wala din naman mahingi doon sa bundok. Yung mga kapatid ni Rodman, wala man mahingi. Kasi po, tinatanong ko lang po kasi baka kung sakali pong ayaw ninyong maipopost sa YouTube. Ay, hindi man. Okay lang sa akin. Makita nga ako ng mga kapatid ko na nag-hihihi ako kung matulungan pa nila kung mayayaman yung mga kapatid ko. Ah, ganun po ba? Sa Mindoro. Pero po, masasabi ko lang po, hindi po laging magbibigay si Sir Calvo po. Siguro po kung may sobra lang sa kanyang pera kasi may pamilya naman po yun. Alam po lang. Mabuti naman po kung okay lang po sa inyo na binibidyo ko kayo. Ayan. Kasi salamat ka po Lord at saka kay Ate Melissa. Sa akin po okay lang po, kumbaga ako lang po yung naging daan na matulungan kayo, pero actually si Sir Calvo po talaga ang nagbibigay sa inyo kay Pinay. Sabi ko nga sa kanya, huwag na mag-asawa niyan. Ay, huwag na mag-asawa. Pag-aralin na lang niya yung anak niya. Na natatlo ng anak niya, no? Hulog-hulog yung mga bata dahil wala naman siya.